video na to, gagawa tayo ng part 2 ukol sa yung last vlog ko nga na one way na yung Motolite to Pasacola Road. Napakalaking bagay niyan. Nakita natin yung kapangyarihan ng one way. Kung ano yung nakita natin sa ibang lugar na one way, yung lakas niya, ganun din ang naging lakas ngayon sa aming lugar sa nag-aisang Nayo. Na, binabibiyahan ko. Malaking bagay talaga yung mga one ways. At pag-uusapan natin yan dahil may tanong kasi si Jun Peña at si Joy Reyes. Nakasamahan ko rin sa Toda. Toda ng NDM. Jess, paano kung baha? Kaya ang ginawa ko, dahil sa tanong nila, initiate ko na kagad. Actually, nung Tuesday, Wednesday na ngayon, nung ginagawa ko tong vlog na to, iba pa yung, yan, iba pa yung shots ko kanina. Kanina nga, nung hapon, busy na, lagi kong may sakay na pasahero, kaya hindi ko nakunan yung bagong update ng barangay. Naglagay sila doon, nababasa ko na lang na 5 a.m. to 9 a.m. ang one way. Tapos, sa umaga yon, sa hapon, 5 p.m. hanggang 9 p.m. Naglagay sila naman ng gano'n na mga ano, inorasa na nila. Kaya yung tanong nila, Joy, na ano, na paano kung bumaha, eh malamang padaanin pa rin kami ron in case na baha dahil nagkaroon ng oras na. Ibig sabihin, hindi na whole day yung one way. Kumbaga siguro, nag-dry run lang yung barangay at nakita naman na nila siguro pag ganong oras, eh wala naman na talaga ang traffic pag 9 a.m. hanggang 4 p.m. Wala naman talaga halos traffic yan dun eh. Dahil, siyempre, alam nyo na, karamihan ng mga sasakyan ay nakapasok na. Kaya, maluwag-luwag na talaga yan. At kaya, ginawan ko ng pangalawang part, o kaya part 2 nga, kasi nga, napaka-importante nung tanong nila. Kasi, unang-una, wala talaga kaming ibang access road. Kaya, nung napag-isip-isip ko, kung hindi nga kami totally padadaanin ng mga nagbabantay, pagka baha talaga sa De La Rosa, ay nag-vlog na lang ako para makita yung isang solusyon na maaring magawa kung sakaling hindi kami padaanin. Gaya nga na pag-usapan, gagawa tayo ng part 2 ukol sa one way ng Pasacola to Motolite to Pasacola Road. Nga pala, hindi na tayo papasok dyan, pero yan ang pag-uusapan natin ukol dyan. Yan. Kakaroon man ng ganyang traffic dahil may traffic nga, may traffic enforcer. Pero sa akin kasi pabor ako talaga pag may tagapamagitan dyan na nagka-traffic para yung pagiging kumbaga hindi madamot sa kalsada ay nangyari dahil may namamagitan. Laki naman na talaga ang kaluwagan nung na one way yung Pasacola. Pero minsan talaga kailangan din na nagta-traffic pa rin. At kung hindi nga talaga kami padadaanin sa Motolite, kapag malalim ang baha sa McDonald's, malamang dito kami dumaan. Pero alam nyo po ba na napakaliit ng daan ng Desus Compound? At dahil maliit nga itong kalsada na to, eh dito kami natotraffic pag baha yung De La Rosa nga, na ngayon ay may McDonald's. Pag malalim mo talaga yung baha, isa to sa access road na ginagamit namin. Kaya lang, kung one way na nga talaga yung Motolite, hindi na namin magagamit yun. Dito kami dadaan. Eh, napakasikip na ito. Tsak magbubuhol ang traffic dito. Puntahan natin yung kabilang tulay na yon sa left side. At titingnan natin kung ano yung meron din doon. Titingnan ko ngayon yung ilog. Maraming basura, maraming bato, siguro yun nga talaga isang solusyon dito, hukayin ulit laliman para hindi na namin kailangan ng mga access road. Kasi kung walang baha rito, diretso na lang kami rito sa General Luis. Kung malilinisan at malalaliman muli ang mga ilog na ito. Puntahan naman natin yung kabila, yung katabi ng makto. Yan nga, pagdami ng basura nito,
siguro nga panahon na para linisin at kukain man lang to para malaliman. Ano, dami kasi mga batong malalaki kaya siguro pagka malakas ang volume ng tubig, hindi niya kinakaya yung tubig kaya bumabaha rito. Ano, lahat kasi nang galing ng damo maliit o generally sa to, kaya galing Malinta, babaksak dito lahat. At yung galing ng Testos, babaksak din dito pati galing ng bayan. Nakakalungkot kasi, ang liliit no, outlet ng tulay na to. At maging yung nandoon, isa na lang ang outlet at yung iba, parado pa. Kaya bumabaha talaga rito ng matindi. At pumapasok na rito sa Macdo. At habang nakapila ako sa Lazaro Subdivision, sa kanto nga ng Lazaro, ay napagmasdan ko ang mga outlet na ganito. Sana ganito ang ilagay sa General Luis, along Macdo at Petron. Minsan magtataka ka sa mga engineer, no? Dito sa mataas sa lugar ay maraming mga ganito. Pero dun sa mababang lugar na yon na parang embudo, ay napakakonte at ang liliit ng mga outlet. Kaya hindi kinakaya yung volume ng tubig. Kaya konting ulan lang, baha. Isa na siguro sa magandang outlet ng tubig pagdating sa baha ay itong nandito sa Savemore. Yan. Ito kasi pag bumabaha rito, pasok na pasok agad yung tubig dyan. Ang lakas niyang umigop ng tubig papunta dyan. Kung ganito lang ilalagay sa De La Rosa, mas malaking tulong kung dadagdagan. Dadamihan para mag-subside ka agad yung tubig. Kaya sana sa mga kinaukulan, ganito ang ilagay doon sa De La Rosa pag ni-renovate nyo. O magdadagdag ng outlet, dapat siguro ito. At dahil nga rin sa tanong ni John Peña sa akin, na paano kung hindi kami makadaan ng Pasacola, pagka one way, dito lang talaga yung halos access road namin sa pag magta-traffic ng matindi. Dito daw kami papasok na pag naisa batas na rin, one way na rin to, Dantes 1. Tapos, yun nga, sa Dantes to kami lalabas. Ayon kay Boss Rico, nung kausapin ko. Yan. Dito nga raw kami lalabas pagka heavy traffic. Pagka naisa batas na ng barangay nagkaisang na yun, na one way na rin ang Dantes 1 at Dantes 2. Mailipat lang sana yung PLDT na to o yung telephone line na to, mas matatawasan pa yung traffic dito sa damong maliit at motorized. Sana mailipat nila ito. Alam niyo po, pwede naman talaga tayo makopya sa ibang lugar eh, lalo na yung kukopyahin natin eh karapat dapat. Gaya nga nung one way, yan yung isa sa magandang kinukopya ng mga barangays o kaya ng mga yung heavy traffic na mga lugar. Kasi instead na magtiyaga tayong lahat sa traffic, eh may solusyon naman pala na pwede tayong gumamit na sabihin natin lagyan ng oras at least makatulong makabawas ng traffic. Bawas stress din, bawas away, marami pang iba. Alam niyo po ba na mula nung winanway yung ano, motolite na yan na nagdudugtong na nga sa damo maliit ay hindi na kami dumadaan halos ng Rancho Pogi na napakaraming hubs. Malaking tulong ho talaga ang one way na yan. Bakit nga po pala tayo magpo-focus sa panandili ang solusyon? Gayong pwede naman tayo mag-focus sa pangmatagalang solusyon upang maibsan yung sakit sa ulo ng mga traffic. One way, motolite, okay na po yan.